out sa lahat and hello everyone. To all my friends in different countries, my organic friends, my OFW friends, and of course my loyal friends, thank you very much. Shout out to all my members. Thank you very much, guys. Mwah! Today is Wednesday, April 14, 2021. Panibagong kwentuhan na naman tayo mga kadzai sa first yaya. Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe my channel mga kadzai. Alright, story time. So ayun na nga mga kadzai, nagtanong itong si Yaya Melody kay President Acosta kung ano talaga ang status nila dalawa. Oh my gosh, talaga naman sabi ko nga eh. So siya lang naman din ang sumagot na yes, President ka. Yaya ako. 'Di ba? Yaya ako, president ka. So, yes, siya lang naman din sumagot sa mga katanungan niya. At 'yun nga, wala na, hindi sila nag-uusap at 'yun nga nag-decide itong si Yaya Melody na uuwi na lang siya or babalik siya doon sa school. So, sabi ni President Acosta, ipahatid na kita kay Conrad. Sabi niya, "No, hindi na, sir. Uuwi ako or babalik ako doon nang ako lang mag-isa dahil kaya ko naman." So, ayun nga mga kadzai. Nag-viral kasi yung videos na yung pumunta nga itong sila Conrad doon sa school para nga sunduin itong si Yaya Melody para nga makausap President Acosta. Dami kasi yung kumukuha na video at yun nga, nag-viral kasi yun. Ayun na nga, pinag-usap-usapan na sila. So itong mama ni nga President Acosta, pupunta sana sa anak niya, kaso naharang siya ng isang kalaban ito ni, kalaban ni President Acosta, tauhan ito ni Luis Prado, at ini-interview yung mama niya na anong masasabi niya ngayon sa video na kumakalat na yun nga, ano ba talaga, mayroon bang relasyon si President Acosta or yung yaya. So sinabi niya na walang relasyon, talagang ganun talaga yung anak niya, hindi tumitingin sa status ng buhay ng tao, kaysa mayaman man yun o hindi, parehas-parehas lang or pare-pareho lang ang tingin ni President Acosta. So puntos yun nila ni Luis Prado. So ayun na nga mga kadzai, mahigpit talaga sinasabi ni Madam Glinda kaysa anak niya na kailangan talaga paalisin na itong si Yaya Melody bago pa mahulog yung loob ng anak niya. Pero nanindigan itong si President Acosta na hindi niya paalisin si Yaya Melody dahil nga sa mga anak niya. So ayun na nga mga kadzai. So itong si Yaya Melody tumawag doon sa nanay niya, kay nanay niya Ednan, about sa yun nga sa sitwasyon niya, yung mayroon siyang naramdaman or may feeling siya doon kay President Acosta. So agad naman siya sinabihan ng nanay niya na hindi yan nangyayari sa totoong buhay. Huwag ka masyadong tigilan mo yung pag-iilusyon mo anak, dahil hindi nangyayari talaga yun na yung presidente is nagpakasal or nagkagusto sa isang maid or yaya. Sa totoo lang, in real life wala naman talaga tayo nabalitaan na ang yung presidente is magkagusto sa isang maid or sa isang yaya, di ba? So sa mga telenovela, sa fairytale or sa mga movies, siya, mayroon talaga ang dami. Pero lagi nga tinatandaan na ang kahit kailan, yung tubig is hindi talaga pwede ihalo sa langis. Yun pagatandaan natin, di ba? So hindi naman sa natin, talagang hindi yun nangyayari pa sa real life. So yun. So ayun na nga mga kadzai. So itong si Conrad, talaga yung nagsiselos na talaga siya. Kaya kinausap niya itong si presidente na kung mayroon kang mahal, sir, na isang tao, huwag mo nang pakawalan. Magtapat ka na kung mayroong kang nagustuhan. Sabi niya, bakit? Ikaw ba sa tingin mo, Conrad? Sabi niya, kasi kung hindi kayo magtapat sa taong nagustuhan nyo, baka maagawan pa kayo, sir. So, alam naman natin na si Conrad is may pagtingin talaga ito kay Yaya Melody. Kaso narinig niya mismo kay Yaya Melody na hanggang kaibigan lang ang kaya niyang ibigay kay Conrad. My gosh! Kaya tinawag niya itong si Yese kung mayroon ba silang narinig sa usapan nila ni Yaya Melody. So ayun na nga mga kadzai, nagpaliwanag na nga itong si Yese kay President Acosta na sir, wala naman talaga, hindi nangyayari yung Yaya presidente and Yaya nagkagustuhan, Yaya and President. So hindi naman talaga yun nangyayari. Kaya yun yung pinapaliwanag ni Yese sa kay President Acosta. Kaya yun, nag-isip talaga siya. Kaya ang hirap kasi yun mga kadzai. Lagi ko sinasabi na ang hirap sa sitwasyon nila kasi presidente nagkagusto sa yaya or maid. Diba parang
ah, talaga, ang hirap, di ba? Pero abangan natin kung ano ba talaga mangyayari yan. So, ayun na nga mga kazay, itong sinina, bad trip talaga ito sa nangyayari sa school. Gawa nga nang hindi sila magkasundo ni Joshua, magkagalit sila. Tapos, ayun na nga, bad trip itong sinina hanggang sa pag-uwi ng galing school is bad trip pa talaga. So, sinamantala yun ni Lorraine na gamitin niya si Nina para lalong magalit itong mga bata sa yaya nila at tuluyan na talaga itong aalis si yaya sa poder ng mga Acosta. So, ang ginawa ni Lorraine is yung CCTV kung saan nagsayaw nga itong dad nila at saka si Yaya Melody, binidyohan niya yun at pinakita niya doon sa panganay na anak na si Nina. Kaya itong si Nina, umusok ang galit na hindi siya papayag na magkaroon ng panibagong wife yung dad niya. So, itong si Melody, kasama nga nila ni Norma, nag-usap-usap na sila or nag-desisyon na siya na aalis na siya at gusto na lang niya maghanap ng panibagong trabaho dahil nga sa sitwasyon at lalong umiinit ngayon gawa nga sa mga taong kritiko sa pang-asa administrasyon ni Acosta. So, in real life din talaga, grabe nga naman talaga ang pangyayari din sa bansa natin ngayon. Kaliwat kanan ang siraan, ewan ko ba? So, ganun talaga ang mundo, ang gulo-gulo, diba? So, ayun na nga mga kazay, habang nag-uusap nga itong sila, ay bigla itong sumigaw si Nina na ayaw mo na maging yaya dahil gusto mo na maging wife ng dad ko. Hindi ako papayag na maging wife pa ng daddy ko. Ayun, hindi sila nakapagsalita at hindi rin nagsumagot si Yaya Melody. Ano kaya ang sasabihin niya kay Nina ngayon na si Nina is na-brainwash na ni Lorraine, diba? Ito naman talaga, ay na-brainwash na siya ni Lorraine. Grabe kasi itong Lorraine na pagsisilos kay Yaya Melody. So, ang aabangan natin bukas, of course, talaga naman ha. So, ayun na nga mga kazay, mayroon silang inutos doon, parang ewan ko ba, parang siyang basement na ewan ko, na mayroon daw ipasok doon na mga box na, basta ganun, mga box. At pumasok ito si Yaya Melody doon. Mahila-hila siya doon ng mga box-box pa. Tapos, plano nila yun na ilock yung room kasama doon si Yaya Melody. Pero lingid sa kaalaman nila is nandoon pala si President Acosta. At may mangyari na kaganapan na pagtatapat mga kazay. Kaya yun ang abangan nyo bukas kung ano yun. I hope nag-i-enjoy kayo sa story time natin for tonight sa First Yaya. Pero don't forget to subscribe my channel mga kazay. Thank you so much. This is Kimidura Viana. Mwah! Love you. Bye-bye. And ingat. Mwah! Kaya ako naging maaalis. Eh kung sabihin ko sa'yo, meron din akong gusto sa'yo.